Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga kaamigo. Narito na naman po ako upang magbahagi sa inyo ng isang paksa na kapupulutan po natin ang aral. Ito po ay may kinalaman sa ilang pamahiin ng ating mga ninuno na minanapan natin hanggang sa kasalukuyan ay taglay ng ilan nating mga kababayan. Bakit nga ba umaalulong ang aso? Kasi kasabihan po sa atin, kapag umalulong ang isang aso, kadalasan ang naging reaksyon po ng ating ilang kababayan ay kinakatay po yung aso. Ang tanong, bakit nga ba sila umaalulong? Ano po kaya ang dahilan at ang mga alaga nating asong ito ay umaalulong? Meron po ba silang naisip parating sa atin? Meron po ba silang nakikita na mga bagay o sabihin na natin na mga elemento na hindi natin nakikita? O sabihin natin, baka may nararamdaman po sila na mga bagay na hindi natin nararamdaman at nais naman na ang aso na iparating nila sa atin upang sa gayon, tayo naman po ay makapag-ingat at makapaghanda. Kaya kung handa na po kayo mga kaamigo, narito na po tayo. Sige po, pagpatuloy na po natin, huwag natin itong patagalin. Dumako po na tayo sa mahalagang paksang ito. Pamagitan natin itong umalulong ang aso, katay ka. Kawawa naman ano? Okay, let's go. Alamin muna natin, ano nga ba ang mahalagang papel na ginagampanan sa mundo, sa ating buhay, ng ating mga alagang hayop? Marami po kasi tayong mga alagang hayop, mga kaamigo, na napakalaki po ng nagiging tulong sa ating buhay na kung minsan po o kadalasan, hindi po yan napapansin ng ilan nating mga kaibigan o ng ilang mga tao na nabubuhay dito sa mundo. Halimbawa na lamang po yung mga alaga nating pusa. Yan po ay may mahalagang papel na ginagampanan. Hindi lang bilang isang maamo o nakakatuwang alaga. Ang mga aso po ay ganun din. Tinuturing silang man's best friend. Talaga pong maraming dekada na ang dumaan at napatunayan po talaga na ang aso ay marami pong ginagampanan sa buhay sa mundong ito na ating ginagalawan. May mga pagkakataon pa nga na sila po ay nakapagligtas ng buhay ng isang tao. Napakarami ko pong nakita na ganyang pangyayari at hindi lang nakita, may mga nabasa pa po ako sa mga babasahin na ang mga aso po ay talaga pong tumutulong at talaga pong kung minsan po ay buwis buhay na sumasagip ng kanilang tagapag-alaga o ng kanilang amo. Kung titingnan po natin ang ating mga alagang aso, nakakaawa naman kung minsan dahil isipin nyo ha, wala po silang sweldo. Babantayan nila ang ating bahay sa buong magdamag upang hindi tayo mapasok ng mga intruders o yung mga magnanakaw o masasamang loob. Wala naman silang sweldo, di ba? Tamang pagkain lang, tamang kain lang ang kanilang hinihingi. Kain, pakainin natin sila ng sapat, meron silang maayos na tulugan at hinahangad din po nila yung ating pagmamahal at kalinga. Hayaan niyo po na ikwento ko sa inyo ang isang pangyayari sa buhay ko. Ito mismo, karanasan ko to mga kaamigo na ang alaga naming aso talagang nakasagip ho ng buhay dito mismo sa aking pamilya. Ewan ko po kung ano magiging opinion po ninyo, pero ako sa pananaw ko, naging kasangkapan yung alaga naming aso noong ang aking anak ay magkaroon ng malubhang karamdaman. Kayo na po ang humuska kung ito'y totoo o nagkataon lamang. Minsan po yung aking bunsong anak, habang ang aking may bahay na sa ibang bansa, nagkaroon po ito ng malubhang sakit. Almost 1 week po siyang nilalagnat na sa tuwing painamin ko lamang siya ng gamot, no, nawawala naman yung lagnat niya. Pero maya-maya lang, nandiyan na uli yung kanyang sakit, yung kanyang lagnat. Laging 40. Ano po, ang hirap ng ganung kalagayan na wala akong ibang maasahan at makatuwang. Inisip ko na yung aking anak, dalhin ko na sa ospital. No choice na po ako kahit walang budget, wala tayong magagawa, kailangan dalhin sa ospital yung bata. Noong gabi, habang kami po ay naghahanda upang dalhin ko sa ospital yung aming anak, dahil ang plano ko po kinabukasan ng umaga, dadalhin ko siya sa ospital. Napansin po namin noong gabi na yung alaga naming aso na napakalakas at napakabait at talaga pong mahiling makipaglaro doon sa bata, doon sa aking bunsong anak. Napansin namin, naroon siya sa ilalim ng aming hinihigang papag at humihingal siya, nawari ba siya ay magkaroon siya ng matinding asma na ang kanyang hininga ay talaga pong humahagok po siya mga kaamigo. Ang ginawa namin, pinalabas namin yung aming alaga sapagkat tangan ba kami na baka po siya ay makahawa pa.
Alam niyo po, nung lumabas yung aso, dahil napilitin siyang lumabas bagamat siya'y nangihina. Wala pa po siyang 1 minute doon sa labas, bigla pong nakita siya ng aming anak na yung aming aso po ay wala nang buhay. Patay na po siya. Nagulat po kami, subalit isang katakataka ang nangyari. Kinabukasan, napansin ko po yung aming anak ay wala na po siyang karamdaman. Ano sa palagay niyo, guys? Ano sa palagay niyo po? Nagkataon lang po ba yun? O talagang may pagkakataon ng ating alagang hayop ay sinasagip ang dapat ay mangyaring kapahamakan sa atin? Okay, bahala po kayong humusga. Dumako na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Tanong, bakit nga ba umaalulong ang aso? Ano po kaya ang dahilan? Ang sabi po ng iba, kapag umaalulong ang aso, siya raw po ay nananalangin na ang kanyang Panginoon o ang kanyang amo ay mamatay na sana upang siya naman ay makakain ng buto. Alam niyo po, hindi po totoo yon, mga kaamigo. Dahil katunayan po, ang aso kapag umaalulong, unang dahilan ay ang matindi pong kalungkutan. Isipin nyo nga naman, may mga aso po na mula po nang siya ay isilang, hindi na po siya nagkaroon ng kalayaan. Lagi na lamang po siyang nakatali. Ikaw man po ang lagi nang nakabartulina, nagisnan mo na ikaw namulat sa mundong ito na nakabartulina ka. Hindi ka kaya malungkot. Makita mo yung iyong mga kapwa na nandun masayang naglalaro, samantalang ikaw ay nakabartulina, tiyak ikaw po ay mananaghoy. Kaya yung alulong po ng aso ay nagpapakita ng labis-labis na kalungkutan. Yung po ay isang panaghoy. Number 2, ang alulong po ng aso ay nagpapakita po ng matinding takot. Meron po siyang kinatatakutan. Marahil nakakakita po siya ng isang masamang elemento na hindi naman natin nakikita. Sabihin na natin mga bad spirit o kung ano-ano pa man pong bagay o masamang elemento sa kabilang dimension na pwedeng magdulot ng kapahamakan sa tao. Hindi po may kakailan na mayroon pong ganyan at hindi po yan kayang ipaliwanag ng siyensya. Yan, isa po yan sa mga dahilan kung bakit po umaalulong ang ating alagang hayop. Number 3, kaya po umaalulong ang aso ay sa labis na hinagpis. Hindi lamang po yung kalungkutan, ha? Yung labis na hinagpis. Alam nyo po, kapag ang isang aso ay namatay ang kanyang owner o yung kanyang amo, siya, hindi po maiiwasan, lalo kung mahal po nila ang isa't isa, ang aso po, makikita natin, yan po ay umiiyak din. Katulad din po natin sila, hindi naman po sila nakapagsasalita. Pero meron po silang damdamin, meron po silang kakayahan na makadama ng labis na kalungkutan, takot at hinagpis. Sapagkat ang kanilang amo na kinagis na na nagmahal at nangalaga sa kanila ay sumakabilang buhay na. Meron pa nga po ako mga nakita sa YouTube, napanood ko sa mga panoorin sa television at sa iba pang mga babasahin ay nakikita ko rin na yung asong namatay halos doon na po tumira sa libingan ng kanyang amo, hindi na po siya umaalis doon. Mantakin niyo po yun, mga kaamigo. Sa labis na hinagpis, hindi lamang po tayo ang nakakaramdam ng labis na lungkot, takot at hinagpis. Maging ito po ang ating mga alagang hayop, alagang aso, sila po ay nakakadama rin ng matinding hinagpis sa pagpanaw ng kanilang Panginoon. And then, number 4. Ang pag-alulong po ng aso, ito po ay warning. Sabi nga, it is a warning, not a prayer. Ang gusto po ng aso ay bigyan tayo ng babala sa isang matinding sakuna na paparating. Alam niyo po, mayroon pa akong isang pangyayari na nakita na tunay na nangyari din. Mga kaamigo, sariwa pa sa inyong alaala, ilang panahon na rin na nakakaraan nung magkaroon po ng isang malakas na bagyo dito sa Pilipinas. Ito po ay ang Rusing, o bagyong Rusing. Alam niyo po nung ako po ay nandun sa bahagi ng Calawag, Quezon, doon po talaga unang tumama ng labis at malaki ang pinsalang inabot ng bayang ito dahil sa bagyong Rusing. Meron po doon isang aso na nung bandang tanghali, umaalulong po siya na nakaharap doon sa bahay nung kanyang amo. Siya po ay nakaupo at doon nakaharap sa bahay ng kanyang Panginoon. Umaalulong po siya at hindi po siya mapakali. Siya po ay pabalik-balik, umaalis, mamaya babalik, uupo na naman at aalulong naman na nakaharap doon sa bahay ng kanyang amo. Nagalit po yung mga tao. Ang ginawa sa asong ito ay hinuli at kinatay. Kawawang aso.
kasalanan pa pala niya ang siya ay magbigay ng babala sa kanyang mga kaibigan na nag-alaga sa kanya. Alam niyo po, kung naging positibo lang sa pananaw o sa pagkilala sa babala ang mga taong yon na nakatira sa bahay na yon, sa tahanan yon, alam niyo po mga kaamigo, nakaligtas po sana sila. Alam niyo po, dahil pinatay nila yung aso sa pag-aakalang mapiprevent o mapipigilan nila yung kapahamakang paparating, ang nangyari po, nabigo po sila. Sapagkat nung dumating ang bagyong Rosing nung gabing yon, alam niyo po, ang buong bahay na yon, maging yung mga nakisilong doon na mga kapitbahay, dahil inisip nila hindi ito magigiba dahil konkrito, namatay po silang lahat nung magkaroon po ng storm surge, yung malaking alon. Wala na pong natagpuan kahit isa sa kanila, maging yung bahay, hindi na po nakita. Sayang, pagkakataon na sana para masagip po sila. Alam niyo po, may mga ganyang pangyayari na kaya umaalulong, binabalaan po tayo ng ating alagang hayop. Sa YouTube po, ako may napanood dati na naka-upload, di ko na lang maalala kung anong pamagat po noon. Mayroon pong isang aso na lagi na lamang pong malungkot na nakatingin do sa kanyang amo na mag-ina. Yung amo po niya ay mag-ina. Wala pong asawa na yung babae. May anak po siyang isa. Tuwing hapon, yung aso nando sa labas ng bahay at nakatingin sa bahay nila at umaalulong. Nagtataka yung babae bakit ginagawa yun ng aso. Inisip ng babae na baka yung aso ay nalulungkot. Kaya ang ginawa nila, ito po ay doon na nila pinatulog sa kanilang kwarto. Alam nyo nung ating gabi, nagis na nung babae na ang asong ito'y nakaupo at malungkot na nakatingin sa kanila habang sila ay nakahiga doon sa kama. Nagtataka yung babae bakit ganun ang behavior nung kanyang alagang aso. Kaya ang ginawa po nitong babae, nag-install po siya ng CCTV doon sa loob ng kanilang bahay. Upang makita ano ba ang dahilan bakit ang kanyang alagang aso ay lagi nilang umaalulong at malungkot na nakamasid sa kanila habang sila ay natutulog. At kinabukasan, tiningnan po ng babae yung footage, yung kuha ng CCTV at ganoon na lamang po. Labis po ang kanyang sindak, ang kanyang takot sapagkat kitang-kita doon sa CCTV mayroong isang lalaki na bumaba sa kesame ng kanilang bahay. At ang ginawa po ng babaeng ito sa labis niyang takot sapagkat sila ay mag-ina lang na nakatira doon, agad po siyang tumawag ng pulis. Tumawag po siya ng otoridad upang hulihin yung lalaki nagtatago doon sa kesame. At alam niyo po, nagulat po yung mga pulis sapagkat yung lalaki yung nagtatago sa kesame ay isang pugante, isang takas na bilanggo na matagal na po nilang hinahanap. At ito po ay mayroong patong-patong na kaso na tinatakasan po nito. Marami na po siyang narik, marami na siyang pinagnakawan at pinatay. Sipin niyo po mga kaamigo, dahil po doon sa alagang aso, naligtas po yung mag-iina. Ganyan po ang ating mga alagang hayop. Hindi lamang po sila makapagsalita. Yung aso habang nakatingin doon sa mag-iina, wari ba'y nasasabi niya sa sarili niya, paano ko ililigtas ang aking mga amo? Paano ko sila sasagipin? Paano ko sa kanila sasabihin na mayroong nagbabantang panganib sa kanilang buhay? Kaya kung minsan po ang ating alagang hayop, dapat po tayo siguro maging positibo sa pagpansin o sa pagmamasid sa kanila kung nagpapakita sila ng mga kakaibang kilos na dati na may hindi nila ginagawa. Kaya mga kaamigo, ang ating alagang hayop kapag umaalulong, hindi po totoo yung kasabihan nung una na kapag umaalulong ang aso ay nananalangin na mamatay ka na. Ang totoo po niyan, siya po'y nalulungkot, maaring siya'y natatakot, o naroon siya ang kanyang labis na hinagpis. At higit po sa lahat, talaga pong siya'y nagbibigay ng babala sa atin na kanyang Panginoon na nag-aalaga po sa kanila. Isipin niyo na lamang po, napakalaki po ng ating natatanggap na tulong mula sa ating mga alagang hayop na hindi lang natin napapansin. Ang problema, yung iba po, ini-ignore nila ito. May mga bagay po kasi ang mga hayop na nagagawa na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. May mga nakikita sila na hindi natin nakikita. May mga nararamdaman po sila na hindi natin nararamdaman.
Okay, marami pong salamat sa inyo mga kaamigo sa pagkakataon at oras na binigay niyo po at pakikinig sa aking tinalakay sa araw na ito. Ako po ay maglalambing po sa inyo. Humingi po ako ng kaunting tulong. Paki-like po at paki-subscribe na lang po sa aking YouTube channel. At ganun din, paki-kalimbang na po yung kampana ng sa ganun po, maging updated po kayo sa mga susunod pang video na aking i-upload. Magandang araw po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Ingat po kayo lagi. Ito po ang inyong kaimigo. Nagmamahal po sa inyo.